Magandang araw mga kadiskarte. Welcome po sa ating vlog. Ngayong araw ay mag-a-align tayo ng sasakyan. So, tuturo ko sa inyo yung procedure kung paano i-align ang sasakyan. So, huwag na natin patatagalin pa. Simulan na natin. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, like, and share sa aking video, so, subscribe na rin po kayo. Okay. Ang una-una nyo pong gagawin, pagka mag-wheel alignment kayo, unang-una on nyo po muna yung computer. Yan. Pagkatapos, i-install nyo na ito ang ating sensor. Yan. So, paano pa natin i-install ito? Yan. Para malaman ninyo. Madali lang naman i-install ito. So, papakita ko sa inyo. Yan, ganito lang. Yan. Lagay nyo lang siya ng ganito. Yan. Yan. Siguraduhin nyo lang na ito nasa gitna siya. Kasi pag hindi siya sa gitna, hindi mapabasa ng ating hindi niya mapabasa yung sensor. Magsasabi na yung computer na ang target ay hindi niya mapabasa. Hindi niya makikita. Yan, ganyan lang siya. Pagkatapos nung masintro, ilock nyo ito. Yan, ganyan lang. Ilagay nyo siya sa ano ng gulong dito. Yan. Ganda din sa kabila. Yan. 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 Ganyan siya. So, dito tayo kasi sa kaliwa. Sa kaliwa sa harap. Kasi dito yung unang-una natin na ilalagay ito. Kasi iyan naman may ano naman yan may sign naman hindi kayo maliligaw. Ayan. Kasi pag nagkabaliktad yan hindi niya mapabasa. Ayan. Lahat yan na sensor may ganito na sign. Hunter pa hunter yung gamit natin na alignment. Ganoon din dito. Ayan. Kailangan itong sensor ito nakaharap siya doon. Doon. Yan, sa ilaw na yon. Yan, ganun din yan, may sign din yan. Lahat yan may sign. Yan. Sa likod, sa kanan. Yan. Ito ganyan din. Sa kanan, sa harap. Yan, yan lang siya. Yan po ang pag-install ng sensor ng alignment. So, ang gamit natin na alignment, ito, hunter. Yan. So, mag-start na tayo kung paano sa computer na naman. Yan. Kung paano ang gagawin natin sa computer. So, panoorin nyo kung ano ating gagawin. Unang-una gagawin natin, begin alignment. Yan. Pilapan nyo lang lahat yan na nandito. So, pangalan ng customer, kumpanya, model ng sasakyan, technician, saka odometer. So, yan lang. Ito, sample lang itong ating gagawin ngayon. Yan, company. Yan. License. Yan. Technician. Odometer. And year model. Okay. Tapos hanapin natin yung sasakyan dito sa gilid. Ayan. Kahit anong, ang lahat ng sasakyan na dyan naman yun eh. So, sa ating kasi Chrysler tayo, kaya Chrysler hanapin natin. Ayan, ito.
300C 2017-18 up, rear wheel drive, so okay na natin. SRT, except SRT tayo kasi hindi naman SRT, wala naman siyang cruise control, okay na natin. Okay uli, ayan lang, simula na. Ngayon iabanti na natin yung sasakyan. Itatama natin ito yung arrow dito sa green. Yan, iabanti na natin. Ayan. Ay, mataas. Ayan, at saka ayan, sigurado nyo na diretso yun ang steering. Kailangan diretso yan. Kasi pag hindi diretso yan, pag nag-align nyo, kahit okay doon sa computer, mag-off center siya pag hindi diretso yan. Huwag nyo kalimutan lagyan ng lock, steering lock, saka yung brake lock nya. Kasi pag nag-align kayo sa baba, kasi pag hindi nyo nilagyan ng steering lock, ito gagalaw-galaw din ito, wala, hindi kayo makapag-align ng maayos. Maganda doon sa computer tingnan, pero pag i-drive mo na, iba na. So diretso nyo lang ng maganda yan. So yun lang. So yan lang naman. Pwede na kayo mag-start mag-align kasi nandun naman na lahat. So ayan na. Oh, tingnan niyo yung harap niya malayo, ayan. Yung tooling niya malayo. So kailangan natin i-drive mamaya. Lalong-lalo na yung likod niya kasi yan ang na-aksidente. Sa bandang kanan sa likod, ayan. So papakita ko na sa inyo kung saan natin i-adjust yan. Ayan. Ito kasi yung pinalitan ko. Ito. So dito tayo mag-a-adjust mamaya. Itong tornillo na to. Yan, yan ang pipihitin natin. Habang pinipit natin yan, makikita natin sa computer kung yan ba'y pahigpit or paluwag, makikita natin yan doon. Yan. Hindi ibig sabihin na ito lang yung pinalitan natin, ito lang i-align natin. Align natin mamaya yun ng kompleto, harap likod yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung align na pagkatapos na. Yan. Kasi maingay dito, may replacing kasi. Yan lang. Yan lang naman dito sa likod. Tsaka pag nag-align ka kasi minsan, tingnan mo rin yung mga parts niya kasi minsan may sira na parts, may mga baluktot, lalo na pag aksidente, check mo nang mabuti. Kasi hindi mo makukuha sa alignment pag may baluktot na parts diyan. Lalong-lalo na ito, yung mga link na ito, yan sa taas na yan. Yan. Yan, yan, yan. Yan, lalo siya na yun. Kasi pag baluktot yan, itong isa na to, kahit anong align mo, ayaw talaga yan. Malayo yan. Pag sobrang layo talaga i-align natin kasi magagalaw tayo ng cradle. Pati cradle i-align natin para maganda yung pagka-align ng sasakyan. Para magiging masaya ang customer pag bin-drive niya ng sasakyan niya. Ito din sa harap. Dito naman dito tayo gagalaw mamaya. Luwagan natin yan.
habang hinigpitan natin, uli nululuwagan, tingnan natin yung computer. Kabilaan. Yung inner and outer. Yan lang.